confidential files ng F-35 Lightning II at F-22 Raptor ng Amerika, hinak ng China upang kopyahin ang mga mahahalagang impormasyon nito at teknolohiya para sa paggawa ng kanilang sariling 5th generation stealth fighter. Abangan kapatid ang kompletong mga detalye kaya manatiling nakatutok dahil dito bawal ang fake news. Bago tayo magpatuloy, madalas pong nagkakaroon ng restriction ang ating mga video lalo na sa ganitong mga topic. Kaya napakahalaga po para sa amin ang pagbibigay ninyo ng like. Back to the video. Noong 2013 mga kapatid, isinapubliko ng China ang kanilang bagong carrier-based 4th generation multi-role fighter aircraft na J-15. Ngunit ang pagpapakilala na ito ng China sa kanilang bagong aircraft ay agad namang binatikos ng Russia. Ayon sa Russian state media na Sputnik, nagkaroon umano ang China ng reverse engineering sa isang Russian aircraft na Su-33 upang makagawa ng sarili nilang carrier-capable na aircraft. Ibig sabihin, inakusahan ng Russia ang China ng pangungopya ng disenyo at teknolohiya ng kanilang Su-33 na fighter jet. Gayunpaman, hindi nagtagal ay tila kinalimutan na ng Russia ang ginawa na iyon ng China at muling inayos ang kanilang relasyon at nagkaisang harapin ang hamon ng Estados Unidos na siyang mas kinikilala nilang kalaban. Ang United States mga kapatid ay hindi may pagkakailan na sila ang mayroong isa sa pinakamalaki at pinaka-advanced na Air Force sa buong mundo. Katunayan, taas noon nilang ipinagmamalaki ang kanilang dalawang 5th generation stealth fighter, ang F-22 Raptor na talaga namang ayaw nilang ibenta sa anumang bansa at ang makapangyarihan nilang F-35 Lightning II, ang isa sa pinaka-advanced na combat aircraft sa mundo. Ang Department of Defense ng Amerika at ang mga program contractor ay pinapanatiling sikreto ang mga impormasyon at teknolohiya ng kanilang mga fighter jet, lalong-lalo na ang mga most advanced na aircraft kagaya ng F-35. Iniingatan nilang hindi mag-leak ang mga impormasyon nito, partikular na ang mga electronic warfare capabilities ng naturang mga eroplanong pandigma. Ngunit sa hindi inaasahan mga kapatid, inanonsyo ng Amerika na ninakaw umano ng China ang teknolohiyang ginamit sa F-35 fighter aircraft para gumawa ng sarili nitong 5th generation stealth fighter. Base sa report, nagsimula ang pangunguha ng China ng mga impormasyon sa F-35 nang ang isang dating National Security Agency contractor na si Edward Snowden ang di umano'y nag-leak ng isang classified paper sa isang German publication. Na-access din umano ng mga hacker ng China ang mga lihim na impormasyon tungkol sa F-35 na kung saan ang data leak ay naganap sa principal subcontractor na Lockheed Martin. Pinagkibit-balikat lang ng China ang aligasyon ng US mga kapatid na tila ba sinasabing hindi totoo ang mga pambibintang ng Amerika. Ngunit noong August 1, 2018 sa paggunita ng China sa pagtatag ng PLA o People's Liberation Army, ipinakita nila sa media ang mga high resolution na mga larawan ng kanilang next generation stealth aircraft na tinawag nilang Xingdo J-20 na kilala rin sa tawag na Mighty Dragon ay katulad nga ang disenyo sa F-35. Pagsapit ng 2019, naglabas ulit ang China ng mga larawan ng J-20 kung saan sa pagkakataong ito naka-close up na ang fuselage o pinaka-body ng naturang eroplano. At dito na mas nakita ng US na katulad ang disenyo nito sa kanilang F-35. At maging ang isang sensor system umano ng J-20 ay kaparehong kapareho sa Lockheed Martin Electro-Optical Targeting System na makikita sa harap ng F-35 Lightning II. Maraming terabytes ng data na nauugnay sa programa ng F-35 ang pinaniniwala ang ninakaw ng mga hacker ng China. Kabilang ang impormasyon sa disenyo ng radar ng F-35 tulad ng bilang at uri ng mga module na ginagamit ng system. Wala rin naman ang pinagkaiba ang makina ng J-20 at F-35 at ang paraan na ginamit para sa paglamig ng mga gas. Maging ang mga nangunguna at trailing edge treatment at after deck heating contour maps ng F-35 na nakasaad noong 1945 ay kinopya rin ng China. Determinado talaga ang China kapatid na kunin ang mga mahahalagang teknolohiya ng mga eroplanong pandigma ng Amerika para kopyahin ang mga ito. Maliban sa pagnanakaw nila ng mga impormasyon ng F-35, napag-alaman din na nakakuha ang mga Chinese hackers ng material tungkol sa F-22 Raptor at B-2 stealth bomber ng US Air Force. Gayun din ang mga space-based lasers, missile guidance at tracking system at mga disenyo para sa mga nuclear submarine at anti-air missile. Ayon sa mga opisyal ng US kapatid, ang pagnanakaw na ito ng China sa mga impormasyong nauugnay sa F-35 ay bahagi ng malaking Chinese cyber campaign na tinatawag nilang Byzantine Hades na nagsimula noong mga 2006. May kaugnayan din umano ang kampanya na ito ng China sa mga Technical Reconnaissance Bureau na kumikilos bilang bahagi ng 3rd Department ng People's Liberation Army kung saan gumagamit ang mga ito ng taktika na tinatawag nilang spear phishing upang makakuha ng access sa confidential material na nagsasangkot ng pagkompromiso
piso sa mga email account at password upang makapasok sa mga secure na network. Dagdag pa ng US na ang mga site ng mga hacker ay nakarehistro sa Central China at mayroong eksaktong postal code na ginagamit ng People's Liberation Army, First Technical Reconnaissance Bureau. Isa o mano itong Chinese Military Electronic Espionage Outfit o mga sundalo ng China na nang-espiya sa pamamagitan ng kanilang mga hacker. Simula noon, malaki talaga ang pagdududa ng US military na ang J-20 ng China ay mayroong nakakabahalang pagkakatulad sa disenyo ng F-35, kabilang ang stealth feature. Gayunpaman, taliwa sa sinabi ng China, hindi pa rin naniniwala ang mga eksperto ng US military na ang J-20 ay isang fifth generation fighter. Dagdag pa ng US kapatid, may isa pa daw fifth generation stealth fighter sa China na nananatiling under development. Mayroon din umano itong parehong mga detalye tulad ng American F-35. Ang mga impormasyon kapatid na nakukuha ng mga Chinese hacker sa F-35 ay isinasama ng China sa kanilang pagsisikap na lumikha ng isang sopistikadong fighter aircraft, lalo na ang J-20 at ang FC-31 na dating kilala bilang J-31. Ang FC-31 ng China mga kapatid ay isang 5th generation stealth fighter, pangalawang stealth aircraft na ito na sariling gawa ng China. Idinisenyo ang aircraft na ito bilang isang multi-role fighter katulad ng F-35. May kakayahan ito sa iba't ibang mga misyon tulad ng close air support at air interdiction operation, pati na rin sa pagsugpo ng mga air defense ng kaaway, at maaari ding mag-operate bilang carrier-based fighter na katulad sa F-35. Ang F-35 at F-22 Raptor ng US mga kapatid ay subok na subok na ang mga ito sa digmaan at walang dudang nakita ng China kung gaano kahusay ang mga eroplanong ito. Batid nating lahat na hindi rin nagpapahuli ang China pagdating sa pagpapahusay sa mga makabagong teknolohiya, subalit pagdating sa quality wala talagang binatbat ang mga ito sa Amerika. Kaya naman sa pagnanais ng China na matapatan ang US sa pagpapahusay ng mga fighter jet, taktikang pagnanakaw ang kanilang ginagamit. Mahusay ang mga hacker ng China kapatid sa pagnanakaw ng mga teknolohiya at kilala din ang China sa panggagaya ng kung ano-anong mga bagay. Ngunit gayunpaman, mas pinaigting pa ng Amerika ang kanilang seguridad at depensa, partikular na sa tinatawag na cyber warfare, upang mas mapanatili ang kanilang pagiging superior pagdating sa mga kagamitang pangdigma. Ikaw kapatid, anong masasabi mo sa pinaggagawa ng China? Nakuha kaya nila lahat ang mga mahahalagang impormasyon sa pinakamalulupit na eroplanong pandigma ng Amerika? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating Munting Channel. Maraming maraming salamat sa panonood, hanggang sa susunod na naman ating upload. Peace out!